Here na sa outlet, nagsha-shopping na yung mga in-laws ko. And si Buster. Buster, say hi! Mainit ulo niya, guys. Gusto niya mag-ano. Gusto niya maglakad. Ayan, hindi naman siya pwede. Kasi mainit. He's getting mad. Buster! Ayan na, guys, yung mga ano, pinamili nila. This one and that. They went shopping, Buster. Chicken. He likes bourbon chicken. Yeah, he does. You like? He ate it before here. Mm. He ate all the chicken. Sabit natin. Ang dami naman. Siyempre, video pala to. Video po. Ay, dito. Hawak mo. Bring it, Buster. Hawak mo. Ayan, guys. Nasa steakhouse na kami. Day 2 na naman. Dinner naman, dinner. Ayan, guys. Dinner na. Pag may nagdaan dyan, papakusan tayo. Si Liz. Asan na? Ay, pag binalik yung steak nito. Kuhan mo na. Ba't ikaw wala kang dinner, han? Diet talaga. Nagda-diet siya. Sarot. Hindi, ano, nag-aalit siya yung steak niya. Hindi daw well done. Pinaulit niya. And guys, nasa Orlando na kami. And mami namin. Yan mga ano, mami ano yan, mga abubot, mga binili namin. Nagbablog po ako. Ito na, guys, yung inistaya namin sa Orlando. Ito yung room. Tapos, yan yung aparador. Yung bedroom 1 to. And may closet space. Ito yung CR. Ito yung ano, may bathtub yan. Malaki, di ba? Ito, guys, yung ano, yung sala. Yan. Sensya na hindi na ako nag-vlog kahapon kasi ano, nagmamadali. Yan, may TV kayo here. Meron kayong, binuksan ko yung exhaust eh. May isa pang room dyan, di ko nakukunan. Tapos, ito yung ano, kusina. Yan yung dining. Yan yung pagpasok nyo ng door. Meron din kayong malaking mirror dyan. Tapos ano, may washing machine pa kayo dito. Yan. So, yan na yung stayan namin dito sa Orlando. Puro gamit na. Yan yung second bedroom, wag na tayo dyan. Nandiyan kasi yung ate nung asawa ko. Yan. Di na ako, eto closet lang to. May mga ilalagay kayo. Misis ko. Ano kasi, hindi na ako nakapag-vlog kahapon, guys. Sobrang busy. Ang dami naming ginagawa yung Aptic kasi nito nag-shopping. Tapos meron pa kayong isa pang ano dito.
mirror kung gusto nyo. Kung gusto nyo magstay dito, message nyo na lang ako para bigyan ko kayo ng code ko tsaka ng link ko. Yan. Kasi yan yung aparador nyo. Malaki siya guys, malaki. Sulit sa ano, sa ibabayad nyo. Ganda, diba? Yan guys, nasa Disney Springs naman kami. Ayun si ate, yun o. Tsaka yung si mami. Yan. Diyame pupunta sa World of Disney. Guys, nasa Boston Lobster Feast na kami. Yung mga lobsters namin. Lobster. Yan. Toko na mga yun. Yan. Yung ate ng asawa ko. Mami. How about this? You like it? Yes, po. Okay. Oh, yan. That's your favorite. Ano mas? Yan guys, nasa ano naman kami today? Mall of Millennia. And twinning kami, twinning. Hi! Yan siya. Okay ba? Bebe ko. Guys, sa labas kami ng mall. Lagi ka nag-aayos sa camera ko, hon. Yan siya. Mall at Millennia. Yan. Yan siya, guys. Mall at Millennia. Buti hindi ka na nagsusuklay sa ano ko, Han. Ha? Buti hindi ka na nagsusuklay sa camera ko. Nagawa mong salamin. Ayan guys, eto na yung ano, yung long awaited na nire-request ng mga ibang subscribers ko yung dumating yung in-laws ko nung February. They came February and then umalis sila ng March. Yes guys, March they had to get the last flight out going to Manila. Yun. Kano ba sila katagal dito? I think 3 weeks, almost a month, ganun. Yun, sakto lang yung ano, before nag-hit yung ano, yung coronavirus, before dumating yung COVID, yun, naka-alis sila. Yun. Pero yun talaga yung flight nila, walang change doon, nagkataon lang na ganun. Nagsa-start na nga magsara noon eh, yung Korea and yung mga ibang countries, ganun. Pero, yun na nga, umabot sila talaga, tas they made it back naman ng maayos, yun. Nung ginawa ko kasi tong vlog na to, yun na eh, yung bumalik na ako kasi sa work tapos nagka-COVID na and then
ayun na nga, super busy na kami, diba, mula nung nag-COVID season. Yun. So, wala nang time. Yun. Even ako nagka-COVID, diba? But, okay na ako now. Yun. Andito kasi yung si Buster, guys, sa may paanan ko at tinitingnan ko baka matapakan ko. Ano? Yun. Kaya naging busy ako. And then now, after ko magka-COVID, bumalik ako sa work, diba? And then I got busy again because ang nangyari naman, maraming staff na I guess ayaw nang mag-work or yung iba nagkasakit and yun. So short staff kami. So nag-pick up naman ako ng sandamakmak na overtime yun because kailangan nga ng needs yun. Kawawa naman kasi yung mga patients kung walang staff na mag-take care sa kanila, ganun. Ako naman, guys, like I said, dati pa, nung sa iba kong vlogs, na yung pagdating sa COVID, I'm not scared. I told you that before, and up to now, I'm not. Kasi, ako naniniwala ako, kung time mo na, yun. I knew I was gonna get hit by it. It was just a matter of time kung kailan. Yun. But I knew I was gonna get it because like I said, marami akong underlying conditions like asthma, high blood pressure, there's a problem with my heart, and all kinds of other nonsense yun. So, that's why I know na magkakaroon din ako noon. Which is like, I didn't really care. I'm like, if I get it, edi I get it. Then I get sick, I survive, or I don't survive. Wala ka naman kasing choice din eh. Kasi parang hypocrite ka na noon kung, diba, yun yung oath na tinake mo pagkatapos. Pagdating sa mga pandemics, kung kailan ka kailang kailangan, dun ka naman yung magkukwit, di ba? Parang, I don't know. Basta yun. Like I said, I take my job seriously. Yun. So, kaya ako na-busy, kaya na-late tong vlog na to. Yun. So, mga 1 month yung in-laws ko dito, yung sister-in-law ko, and then yung mother-in-law ko. Yun, hindi na kami nag-vlog masyado, guys, nung time na yun kasi we were super busy, we were eating out a lot, nagsha-shopping maigi yung in-laws ko. Lalo na yung ate niya, she likes to shop, so yun. Parang we were all just super tired and syempre, konti lang yung time namin, I wanted to enjoy yung time ko with them. So, hindi namin nag-vlog masyado, so konti lang yung mga clips nila and they're private people, so hindi ko na din dinamihan yung vlog for them, like slight lang kasi, di ba, baka ayaw naman nila na i-vlog sila, ganun. So, that's what happened, but I enjoyed their company, sabi ko nga, balik sila kaagad dito eh, kasi, meron silang multiple visa, so they could come in and out, kahit every week pa if they want, mga ganun, it's not a problem. Yun. So, yun, that was a good thing. And then, okay naman sila kasama, I love them, they were super nice to me, both of them, I couldn't say, lalo na yung mommy niya or lalo na yung ate niya, kasi they were equally super nice to me, ganun. And, binigyan kami ng asawa ko ng money and nilibre din nila kami and paid for our shopping, ganun. They were super nice yun. So I guess that's it, guys. Putulin ko na tong vlog na to. Watch like Excuse me. Watch, like, comment, and subscribe po. Thank you.